Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dito na naman tayo sa advance update ng The Broken Marriage Vow, May 16 ngayong Lunes. Hindi sinasagot ni David ang mga tawag at text messages ni Jill na nag-alala sa anak at gustong makausap itong anak na si Gio. Pagpasok ni Jill sa bahay, natakot ito nang naramdaman na may nakapasok na iba sa kanyang bahay. At gulat nang nakita na ito'y walang iba kundi si David na ginamit daw ang susi ni Gio na kanyang pinaduplicate. Galit at nairita si Jill sa inasta ni David na basta na lamang pumapasok sa bahay niya. Pero paliwanag ng dating asawa, mas okay ito daw na nasa bahay nila makipagkita siya sa kay Jill para iwas chismis. At sa pag-uusap nila ay nagkasundo sila sa kapakanan ni Gio. Pero sa gusto naman ni Jill na makita ang anak o kunin ang anak ay hindi pumayag si David. Kaya nakiusap si Jill na kahit makausap man lamang ang anak niya si Gio. Sinabi naman ni David na depende sa desisyon ng kanilang anak. Gusto pa sanang alamin ni Jill kung ano ang paninira ni ginawa ng kanyang dating asawa sa kanilang anak dahil galit itong kanilang anak na si Gio dito sa doktora. Pero ayon kay David ay sinabi niya lamang ang totoo. Pero ito'y hindi sinabi talaga kung ano ang kanyang sinabi sa kay Gio. At pati ang susi na kinukuha ni Jill ay hindi ibinalik ng lalaki. Samantala, halos walang mapaglagyan ng tuwa si Dr. Sandy na nagpropose si Dino ng kasal. Na kung pwede lang bukas na ikakasal sila ay gustong-gusto na ng doktora. Bigla na lamang naputol ang kanilang usapan nang nakita ni Jill na galing sa opisina ni Dr. Fuentebilla itong si Gio at pababa na ito at kanyang sinundan pero hindi niya ito naabutan. At pati si Diane ay nakita rin na galing doon si Gio. Kaya tinatanong doon sa kay Dr. Jill. Pero ayon kay Jill, napakana na naman ito ni David nang sa ganon makakuha sila ng impormasyon sa kay Gio laban dito sa kay Dr. Jill. Samantala, tuwang-tuwa si Lexi nang ibinaba ang phone at malugod na tinawag si Gio at ibinalita na okay na ang boarding school sa Virginia. Natanggap na si Gio. Kaya laking panlulumo ni Gio sa desisyon ng ama na wala lang kaalam-alam itong kanyang anak. Kaya agad pinuntahan ang ama at sinabi ang tungkol sa paglipat sa US. Paliwanag ni David ay ginagawa niya ang ikabubuti para sa anak. Pero hindi nagustuhan ni Gio ang ginagawa ng ama na wala siyang kalayaang magdesisyon. Una ang pagpapunta ni David sa kay Gio sa isang psychiatrist na walang iba si Dr. Claire Fuentebilla at ang pagpapayag ng ama na makipagkita si Gio sa ina. Paliwanag ni David, ito'y para sa kapakanan ng lahat para mailayo sa problema at ibinilin sa anak na kailangang sundin siya. Si Gio ay masama ang loob na parang ang tingin sa kanya ay isang problema. Kaya nakapag-isip si Gio na kung alam niya lamang noon na mahantong sa ganitong sitwasyon ay hindi siya pumayag na tumira sa pamamahay ng ama. Pero nang nalaman niya ang pinagsasabi ng ama tungkol sa kanyang ina ay hindi na rin maatim ni Gio na makasama ang kanyang ina na sinungaling rin. Kaya litong-lito si Gio kung sino pa ang kanyang dapat pagkatiwalaan. Samantala pumuslit si Gio para tumakas at pumunta kina Mika para makausap at humingi ng tawad. Pero kahit anong sorry ni Gio ay sinabihan siya ng dalaga na hindi okay ang ginawa niya at sana marunong itong rumispeto. Si Gio ay tinanong ang dalaga kung ano ang kanyang dapat gawin para mapatawad siya. Na ayon kay Gio, pinagsisihan niya na ang lahat at kaya siya nandito ay para makapagpaalam rin sa dalaga. Pag-alis ni Gio ay iyak ng iyak itong si Mika na parang tutol din sa kanyang mga sinabi dito sa lalaki dahil pinagbabawalan siya ng kanyang ina na makipagkita din sa kay Gio. Samantala, papauwi na si Jill nang biglang sumulpot si Gio sa daanan niya kaya biglang napaprino ito ng sasakyan at dali-daling bumaba si Jill para mayakap ang anak na sabik na at gustong mayakap at makabanding ang kanyang anak na si Gio.
Ano kaya ang paninira na ginawa ni David dito sa kay Dr. Jill nang sa ganun, tuluyan na siyang tinalikuran ni Gio? Abangan na lang natin ang susunod na mga episode. At kung bago kayo sa aking channel, pakilike ang videong ito at mag-subscribe na rin. At i-hit ang notification bell for more updates. Mabuhay!